Magandang hapon po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. Ayan, sa oras na ito ay ako po ay nagkaroon ng live presentation sapagkat atin pong sasagutin ang mga tanong. Meron pong ilang araw na nabinbin o na pending na tanong ng ating pong kapatid Sister Jennifer Placencia Duho. Ayan, meron po siyang tanong sa atin mga kapatid. Ganito po yung kanyang tanong, no? Ito yung tanong niya, babasahin po natin. Ito po. Good evening, Brad Jury. May itanong din po ako. Pero ito ay tungkol sa karakter. Kung paano natin masunod ang Christ our righteousness. Ito ba ay kailangan strict vegetarian para masunod? Or more prayer ng 3 times? Salamat sa sagot, Brad. God bless. So mga patid, yun po yung tanong sa atin, no? So sa tingin ko ito ay una niyang tanong ay tungkol sa karakter. Para masunod ang Christ our righteousness. Ayan yan. At isa pa, ito ba ay strict vegetarian? Ayan, maraming salamat po Sister Jennifer Placencia Duho sa inyo pong tanong, no? So mga kapatid, ang Christ our righteousness ay tumutukoy po iyan sa karakter. More prayers po ba ng 3 beses? So, yun po ay kailangan. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. Yun po yung sinasabi ng Biblia. So, sabi din niya, ang tanong niya ay tungkol po ito sa karakter. Oo, ayan. Tungkol ba ito sa karakter? Nasabi rito, paano natin masunod ang Christ our righteousness? Oo. Ito ba ay kailangan strict vegetarian? O yan. Para masunod or more prayer 3 times a day. Salamat sa sagot, Brad. God bless. So salamat din po sa tanong, sister, no? Ito po ay inyong tanong. Ito po ay sasagutin po natin sa mga oras na ito. So mga kapatid, sasagutin po natin sangayon sa mga nakasulat. Ayan. So sasagutin natin yung tungkol sa karakter mga kapatid. Kung naaalala nyo po yung uwel sa Matthew 25, meron po diyang 10 dalagang ulay na yung 5 nagdala ng kanilang mga langis. Ang 5 na mga mangmang hindi nagdala ng langis. Yung 5 matatalino lang. Yun po ay mabasa sa Matthew 25 verse 4. Nasabi dyan, yung 5 matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidan. Subalit, ang 5 na mga mangmang ay hindi nagdala ng langis. Bakit po ang chapter 25 ng Matthew yung ating isasagot doon? Exact na sagot sa kanyang tanong. Ito po mga kapatid. Yung owel, yung 10 virgins, no? Yung 10 virgins meron dalang mga ilawan. Ang ibig sabihin ng lamb, sinabi po ito sa mga awit, no? Awit 119 verse 105. Ang sabi dito, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Psalms 119 verse 105. So ang dala ng 10 dalagang ulay ay lamparahan o lamb. Ang 5 nagkaroon ng extra oil, ang 5 ay hindi nagdala ng extra oil. So doon tayo sa lamb, no? Yung lamb, mga kapatid, ang lamb hindi yan iilaw kung walang langis. Oo, kaya nga
Kung babasahin pa natin yung ibang talata, nag-flickering yung kanilang mga ilawan sapagkat nauubos yung langis. So ibig sabihin, hindi iilaw yung lamb kung ito'y walang langis. Walang langis. So doon muna tayo sa ilaw. Ang sabi ng awit sa 119:105, "Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path." Meaning, yung iyong salita, thy word, ay liwanag sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. O lamp unto my feet. Yung lamp, ilaw po yun. Compose po yun ng oil, lamp tsaka oil. So ano ba yung ilaw? Oo. Ano ba yung ilaw? Yung iyong salita. Great Controversy 267, ito po yung pagkakasabi. "Thy word," said the psalmist, "is a lamp unto my feet and a light unto my path." Revelation 11 verse 4, Psalms 119:105, "The two witnesses represent the scriptures of the Old and New Testament." So yung light, yung liwanag na nanggagaling sa lamp sa pamagitan ng oil, olive oil, ay mapapailaw, at ang sabi doon, ang iyong salita ay lamparahan sa aking mga paa at ilaw sa aking mga landas. So yung word, yung scriptures, yung Bible, nagliliwanag sa pamagitan ng lamparahan at oil, mga minamahal kong kapatid. Okay, meaning, yung liwanag sa lampara na yung liwanag sa ating landas ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon, ang Biblia. So, liwanag ang salita. So, ano naman kahulugan ng oil, sapagkat ang oil, hindi naman liliwanag ang isang lamparahan kung walang oil. Hindi naman magkikreate ng liwanag kung walang oil. Ano ibig sabihin ng oil? Ano ibig sabihin ng oil? Ang oil, sabi dito sa Christ Object Lesson, page 406, paragraph 3, "The oil is a symbol of the Holy Spirit." Sa Signs of the Times, August 6, 1894, paragraph 6, ang sabi rito, "In the scripture, oil is used as the symbol of the Holy Spirit." Meaning, hindi magliliwanag. Hindi sisikat ang liwanag sa dilim kung wala ang Holy Spirit. Yun po mga kapatid, importante yung oil, yung Holy Spirit, mga kapatid. At ang sabi pa, sabi dito, sa Testimony to Ministers, page 233, paragraph 2, "That oil is the righteousness of Christ." It represents the character, and the character is not transferable. Ang sabi ng Christ Object Lesson, yung oil doon sa lamb ay nagrepresent siya sa Holy Spirit. Ang sabi ng Signs of the Time, August 6, 1894, paragraph 6, "That in scripture the oil is as a use of the symbol of Holy Spirit." Kailangan po ng Holy Spirit, kaya naisulat ang Biblia, nasulat yung scripture, sapagkat merong gabay ng Holy Spirit. Yan, magandang hapon, Sister Melissa Aquino Siasol. Salamat po sa inyong panunood. Ayan, atin pong sinasagot ang tanong sa atin ng ating sister. No? Ang sabi niya, ang sabi ng tanong niya ay, "Brother Jury, may itatanong ako." Ano? Pero ito ay tungkol sa karakter. Kung paano natin masunod ang Christ our righteousness. Ito ba ay kailangan strict vegetarian para masunod, or more prayer 3 times a day? Salamat, Brad. God bless. So, yun po yung tanong, no?
Ang sagot, mga kapatid, ang uwil doon sa lamparahan na dinadala ng 10 dalagang ulay ay tumutukoy po yon sa Word of God. Yung liwanag doon sa lamb ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yun po yung Word of God, yung liwanag. Yung oil doon sa lamb na dala ng 10 dalagang ulay represent the Holy Spirit. Sapagkat hindi masusulat ang Biblia, hindi ang mga inspired men ay hindi makakasulat ng Biblia without the Holy Spirit. At ang sinabi dito, ang oil represent Holy Spirit. At ang sinabi pa sa TM 233 paragraph 2, that oil is the righteousness of Christ and it represents the character, and the character is not transferable. Ayan, magandang hapon, Brother Jisrael Espina. Ayan, salamat po sa inyong panunod. So, mga kapatid, napakalinaw, yung iyong salita ay liwanag, ay lamparahan sa aking mga paa, liwanag sa aking mga landas, walang iba kundi ang scripture, yung Word of God, yung light, meaning ang banal na kasulatan. Ang oil represent the Holy Spirit, sapagkat hindi masusulat ang scripture na walang paggabay ng Holy Spirit. At ang sinabi pa, ang Holy Spirit ay ang the fruit of the Holy Spirit is ano? Character. Galatia 5:22-23. The fruit of the Holy Spirit, love, long-suffering, goodness. Yun po, mga kapatid, represent character. Sangayon sa Testimonies to Ministers, page 233, paragraph 2, that oil is the righteousness of Christ. And it represent the character, and character is not transferable. Yung oil represent Holy Spirit, and the fruit of the Holy Spirit, ang sabi dito, that oil is righteousness of Christ. It represents character, and character is not transferable. Oo. Ang character, mga kapatid, hindi po natatransfer. Kaya nga ang limang wise, ang sabi ng wise, hindi namin maibibigay sa inyo, kasi kung bibigyan namin kayo, baka hindi na ito magkasya sa amin at sa inyo. Pumunta kayo sa nagbibili. Yun po, mga patid. So, yung Christ our righteousness, mga patid, yun po yung buong katotohanan. Hindi po pwedeng hindi yun ang buong katotohanan. Ang Christ our righteousness ay ang buong katotohanan. Ang gospel, meaning package siya. Ang sabi niya pa sa tanong, ulitin natin, kailangan ba, ito ba ay kailangan strict vegetarian? So pumasok po dito yung vegetarian, mga kapatid. Mga kapatid, sabi po rito, that oil is the righteousness of God, and the righteousness of God represent character, and the character not transferable. So dito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, importante talaga ang karakter. Kung tayo ay 70 Adventist sa pangalan lang o Adventist sa katotohanan, wala sa pang-araw-araw natin ang pamumuhay, yung karakter ng Panginoon ay wala sa atin, wa-effect po yun, mga kapatid. Kailangan merong fruit of the Holy Spirit. Ang fruit of the Holy Spirit, yun yung maggabay sa atin na makagawa tayo ng mabuti. Ayan. Brother Ramil, kailangan po natin yun, yung fruit of the Holy Spirit. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Hindi po pwedeng wala yung karakter.
Oo, ang sabi dito, that oil is the righteousness of Christ, it represent character, and the character is not transferable. Hindi po matransfer yung aking character sa iyo, sa inyo mga kapatid, sapagkat ang aking character ay hindi perfect. Hindi ko matatransfer. Ang matatransfer yung character of Christ. Yung character ng Panginoon. Mm-mm. At ang sinabi rito, when sa Christ Object Lesson page 69, paragraph 1, when the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim His to claim them as His own, mga kapatid. Yun po yun, mga kapatid. At ang sabi rito, Brother Jury, kailangan ba strict vegetarian? Mga kapatid, tinitingnan po natin, no? Ang ating pong pag-aaral ay nagre-rely lang po tayo doon sa mababasa. Mga kapatid, ang mensahe natin ngayon ay mensahe ng tatlong anghel. Yun po yung huwag nating kalimutan. At ang sabi rito, yung mensahe ng tatlong anghel, yung first angel's message, second angel's message, at yung third angel's message, mga kapatid, yun yung everlasting gospel. Yan, tama po yan, Galatia. No? Yung pamumuhay, it is Christ that liveth in us. Oo, ang sabi pa ni Apostol Pablo, ako'y pinako kasama ni Kristo sa cross. At hindi na ako ang nabuhay, kundi si Kristo na ang nabuhay sa akin. At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa Espiritu. Tama po yan, Brother Rani Ramil. Galatia 2:20. It is Christ that liveth in us. Kailangan mamuhay sa atin si Kristo. Maghari sa atin si Kristo. Si Kristo ang hari. So kailangan ang hari maging maghahari sa atin. Hindi tayo naghahari sa ating sarili, kundi ang Panginoong Jesus. Tama yan, Galatia 2:20. Galatia 5:22, the fruit of the Holy Spirit, ano, love, long-suffering, goodness, at ano pa, mga kapatid. So, kailangan ba strict vegetarian? Mga kapatid, Sister Jennifer Placencia Duho, ang sabi dito, ang sabi niya, kailangan ba strict vegetarian? Depende po yan sa inyong understanding. No? Pero sa mensahe po ng tatlong anghel, ang sabi dito, babasa po ako ng ilang passages mula sa Spirit of Prophecy. The health reform I was shown is a part of the third angel's message. So, ang mensahe ng third angel's message, mga kapatid, ay everlasting gospel. So, ibig sabihin, hindi siya titigil, hindi mawawala, everlasting. The health reform I was shown is a part, bahagi. Bahagi siya, part ng mensahe ng tatlong anghel and is just as closely connected with it as the arm and hand with the body. So mga kapatid, hindi naman mabubuo yung isang katawan, yung body na may ulo, na may paa. Hindi naman pwedeng walang arm, walang kamay. Ang sabi dito, the health reform I was shown is a part of the third angel's message and is just as closely connected with it as the arm and hand with the body. Ayan, mga kapatid, kasama po yung health reform, kaya nga tayo ay maraming tayong iniingatan, no? Para tayo ay maging malusog, maging malakas, maging masaya. O sabi ng Panginoon, purihin mo ang Diyos sa buong lakas mo, sa buong puso mo, sa buong mong kaluluwa. Paano natin maibig ang Diyos kung mahina tayo? Paano natin maibig ang Diyos kung may sakit tayo sa puso? Paano natin maibig ang Diyos kung may sakit tayo sa kaluluwa? So mga kapatid, ang sagot ko po doon, isa, bahagi ng mensahe ng tatlong anghel ang vegetarianism o health reform. Dito po sa
Review in Herald, June 20, 1899, paragraph 10, the Lord desires His church to be a perfect body, not all arms, not all body without arms, but body and arms together, and every member working as a part of one great whole. As the right arm is connected with the body, so the health reform and medical missionary work is connected with the third angel's message, mga kapatid. So hindi ipaghihiwalay yung mensahe ng tatlong anghel sa mensahe ng health reform. Ayan. Pero mga kapatid, magiging mali lang yan kung merong tinatawag na judgmental. Meaning, meron po kasing mga nagtuturo na ang sinasabi nila na pagka hindi vegetarian, hindi daw yung maliligtas. Oo, yun po yung masama. Yung pang, meron tayong ugali na sasabihin natin, ay yung mga hindi vegetarian na Adventist, hindi maliligtas. Wala pong judgmental dito, mga kapatid. Oo. Although, ang mensahe ng tatlong anghel ay everlasting gospel, ay part, ang health reform ay part ng mensahe ng tatlong anghel, pero hindi po natin pwedeng sabihin na lahat na yung kumakain ng karne hindi na maliligtas. Brother Margarito Lingaya. Yan. Salamat po sa inyong panonood. So, ang mensahe ng tatlong anghel ay everlasting gospel. At bahagi ng mensahe ng tatlong anghel ang vegetarianism. Gusto ng Diyos na ang kanyang iglesia ay maging perpektong katawan. Not all arms, not all body without arms, but body and arms together, and every member working as a part of the one great whole, mga kapatid. So, ang sabi dito sa, yun po ay mabasa sa CD, Council in Diet Imports, page 380. At itong babasahin natin, ang huli nating babasahin, ito pong sa volume 7. Volume 7, page 136, paragraph 1. Those who teach the principles of health reform should be intelligent in regard to disease and its causes. Understanding that every action of the human agent should be in perfect harmony with the laws of health. Kasi meron po tayong batas sa kalusugan. Meron pong tinatawag na ceremonial law, moral law, civil law, dietary law. Yan po na mga law. Oo. Pag nalabag natin yung dietary law o yung batas, walong batas para sa ating katawan. So pag nalabag natin yung mga batas dito sa ating katawan, mga patid, magkakaroon tayo ng sakit. Kaya sabi ito, those who teach the principles of health reform should be intelligent in regard to disease, yung mga sakit, and its causes, yung sanhi ng sakit. Understanding that every action of human agent should be in perfect harmony with the laws of life. The light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world. Kaya pala, yung mensahe ng tatlong anghel ay part ang mensahe ng health reform sapagkat gusto ng Diyos na ang kanyang bayan maging malusog, maging malakas. Kaya nga sabi ng narinig ko, happy people, healthy people, happy people. So ako'y naniniwala doon na kung healthy people, happy people, mga patid. So kailangan doon yung karakter. Oo. Anuhin natin yung magaling tayong mangaral. Anuhin mo yung magaling ka sa prophecy. Oo. Kung ang ating karakter, hindi karakter of Christ, hindi po tayo magiging liwanag sa sanlibutan, kundi magiging dilim tayo. So kailangan po doon mga kapatid,
yung character of Christ, the righteousness of God. Oo. Kailangan doon yung oil, the symbols of the Holy Spirit. At ang bunga ng Holy Spirit, character. Character, the fruit of the Holy Spirit. At ang sabi dito, ang minsay ng tatlong anghel ay kabahagi po dyan ang health reform. Ang sabi dito, the light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world. Tandaan natin mga kapatid, si Adan at si Eva, linagay sa halamanan ng Eden, binigyan ng utos sa lahat ng mga pagkain dito, sa lahat ng mga bunga sa punong kahoy, ay maari ninyong maging pagkain. Maliban na lang doon sa gitna, doon sa pagkakilala sa mabuti at masama, huwag ninyong kakainin. So ibig sabihin, noong kinain ni Adan at ni Eva, yung prutas na pinagbabawal ng Diyos, pagkatapos noon sila ay pinalayas sa halamanan ng Eden. Meaning, ang minsahe, ang pagtubos ng Diyos sa tao mula sa pagkaligaw, sa pagsupil, sa paglabag sa utos ng Diyos na maari ninyong kainin ang lahat ng mga bunga ng punong kahoy sa Eden, maliban na lang dun sa puno ng pagkakilala sa mabuti at masama. So, sa panahon na kinain ni Adan at ni Eva yon, mga kapatid, sila po ay ang glory ng Panginoon ay nawala sa kanya, sa kanila, at sila'y pinalayas sa halamanan ng Eden. At ang halamanan ng Eden ay hinarangan ng Diyos para hindi sila makapasok uli. At ang sabi ng Adventist Home, page 540, na yung Eden ay winidraw ng Panginoon mula sa lupa. Tinanggal niya ang Eden, mga kapatid. At sabi niya, i-re-restore niya ang Eden sa panahon ng restoration of all things, mga kapatid. So mga kapatid, ako po ay sa abot ng aking makakaya ay sasagutin ang inyo pong mga katanungan. Kung meron pa po kayong mga tanong dyan, ay huwag po kayong mahiyang mag-comment sa aking Facebook page. At ito po ay ating sasagutin sang-ayon sa mabasa sa Bible at sa Spirit of Prophecy. So maraming salamat, Sister Jennifer Placencia Duho, sa inyong pong tanong. At ako po ay umaasa na yung tanong nyo po ay aking pong nasagot. So mga patid, ang righteousness of God ay ang buong katotohanan. Yung gospel, no? Nandun na yung lahat. Kasama na yung sabat, yung karakter, yung pagkain, no? Ang bayan ng Diyos ay peculiar people. Meaning, peculiar na iiba sa lahat ng bayan sa sanlibutan. Marami pong salamat. God bless sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.